Apo, yung sitwasyon po ngayon ng inyong ginagawang mga hakbang sa pag-treat po sa COVID patients all over the country, Yusek? Talagang ano ngayon, ang intensification natin sa ating PDITR, lalong-lalo na itong Delta variant nga, alam natin na very highly infectious. Kaya kailangan na talaga natin i-intensify yung prevention, isolation, testing, and tracing kaagad, ano? Lalo na sa local government units. Unga, pinapairal nga natin yung granular lockdown in contrast to wide lockdowns. No? Kasi alam natin, itong Delta variant, eh, nagka-clustering. Kung makuha nila yung mga pasyente or makontact trace kaagad nila yung mga positive cases in less than 48 hours, sigurado ho tayong magbababa talaga ang transmission ng virus. Pangalawa, nilalawakan po namin yung aming treatment facilities, lalong-lalo na ang isolation. Binabalik po namin yung mga kontrata ng ibang mga isolation centers at saka yung ini-improve yung isolation ng local government unit at saka TTMFs para ho makuha natin yung mga mild and mga symptomatics na COVID-19 dahil kailangan talaga facility-based to. At saka sa hospital ho, tumataas na rin ang allocation number of beds sa isolation, lalong-lalo na sa intensive care units kasi nagbubukas na rin kami ng mga modular hospitals at saka yung mga malalaking hospital na level 3, nakapag-ano na rin sila, nakapag-increase ng kanilang allocation sa intensive care units. So ito, at pangang huli ho, yung bakuna. Kailangan talaga mas mabilis ang ating pagbabakuna. Alam natin kasi ito lang ang makaprovide ng protection against death or severe and critical cases. Opo, kasi Yusek, ito nga habang nag-uusap tayo at yung mga ospital, PGH, wala na ngayong pagtanggap ng mga COVID cases sa kanilang emergency. Kanina, kausap sa sakto yung St. Luke's. Manpower ang kulang naman ho nila, sinasabi. Paano ho natin ito tinitingnan, Yusek? Kasi this will really affect yung pag-treat ho sa mga COVID patients. Natatanda ako dati nung nag-uusap tayo, I was talking yung halaga ng mga modular tents. Ano pong sitwasyon ngayon, Yusek? Alam mo ngayon, Ricky, kailangan talaga, kasi kung tingnan mo yung talaga ang data natin ngayon, 98% talaga ng ating mga new COVID cases, active cases at saka yung bago, nasa mild asymptomatic, 98% yan, mild asymptomatic at saka moderate. Kaya kailangan talaga yung mga hospitals, kung pwede lang i-admit nila yung mga moderate to severe and critical or even mag-concentrate na ang mga level 3 hospitals sa mga severe and critical. At saka yung mga mild, moderate, dapat nasa temporary treatment at saka isolation facilities o kaya hotels. Ano? Kaya nilalawak namin yung pag-uugnay ng mga hospitals na magkaroon ng step-down care. Kasi kung walang step-down care, mapupuno talaga yan. Kasi ang alam mo, 14 days ho yan, magsistay ang pasyente dyan sa hospital at saka wala makakapasok sa bed. So kailangan talaga ng step-down care. Ginagawa naman talaga to ng ibang hospitals ngayon. Lalong-lalo na itong PhilHealth, magro-roll out ngayon ng yung tinatawag nilang home services package. So kung ganun man, siguro palagay natin kung matupad lang yan, yung talagang yung mild, moderate na sa TTMF at saka merong baka siguro ang hospital na meron silang step-down care para kung mag-re-recuperate na yung pasyente and mapunta na ho doon sa temporary treatment facilities, luluwag talaga yung hospital. Yun nga lang, hindi pa lahat nakakagawa noon. Ito bang step-down care na ito, Yusek, ito ay familiar po o ginagawa po ngayon ng PGH, ng St. Luke's, ng ibang malalaking hospitals? Ang alam ko, dito sa Tondo Medical Center, meron kaming step-down care dyan doon sa PICC. Kung halimbawa, after treatment ka on the 5 days, nag-improve ka na, wala ka na mga symptoms pero kailangan ka pa ma-isolate, hindi ka naman nakakailangan talaga ng intensive care. So nilalagay nila doon sa PICC. So yun, isa sa mga halimbawa ng step-down care. Ganun din yung sa Rizal Medical Center. Ang PGH, wala pa kasi meron silang ginagawa ngayon ng modular hospital. Hindi pa natatapos. Siguro pagkatapos noon, siguro yun ang magiging step-down care nila. Mm-hmm. Opo, Yusek, bukod po sa problema sa punuan, no, sa mga ospital, isa rin po sumasabay na issue itong mga hindi nababayarang claims ng mga ospital sa PhilHealth. Meron pong mga ospital, no, sinabi po ng PHAPI, na napipilitan pong magsara dahil hindi na po nila kaya yung operations sila kung hindi po sila nababayaran ng PhilHealth. So para po natin sinusolusyonan yung ganitong sumasabay pa na issue sa mga punong ospital ng COVID patients? Tama yan, Joyce. Ano, nakipag-usap na nga kami sa PhilHealth na dapat mag-coordinated to. Kasi alam natin,
Yung PhilHealth kasi ang nagbibigay talaga ng lifeline sa mga hospitals na sinasabi parati namin sa PhilHealth, kung pwede man lang at tingnan nyo yung mga valid claims sa mga hospitals at magkaroon ng reimbursement. Kasi sa itong panahon ngayon, COVID, ang hirap talaga magkaroon ng revenues, ano? Lalong-lalo na sa mga private and public hospitals. Kasi sirado na nga ang mga non-COVID, wala nang outpatient. Kaya bumabagsak talaga ang income o revenues ng mga hospital. So ang ating partner ho nito, itong PhilHealth. So kailangan nag-usap na ho kami sa mga private hospitals at saka mga chief at saka yung PhilHealth na kung pwede priority natin yung mga valid claims man lang, makita nila para magkakaroon ng sustainability naman ng operations ng hospital. Mm-hmm. Kasi meron din pong pagbabanta ng disengagement po o pagkalas po ng mga ilang ospital dito po sa mga servisyong binabayaran po ng PhilHealth. Eh, hindi ho ba malaki rin ang epekto niyan sa panahon po ngayong pandemya? Malaki to, malaki talaga. Pero alam mo, ano lang talaga yon? Parang sentiment talaga ng mga hospitals lang yan. At saka hindi naman talaga matutuloy yan, palagay ko, kasi alam nila na ang laking tulong talaga. Nangangailangan lang talaga ng ano, ng kailangan ng support coming from PhilHealth. Yun ang suportahan natin. Opo, Yusek, pagdating naman po sa ibang mga lugar, kasi usually nababanggit po sa mga news yung mga ospital dito po sa Luzon. No? How about po yung mga nasa Visayas at Mindanao na hospital? Meron po ba tayong balak din no, ng paglalagay ng One Hospital Command Center sa iba pong lugar sa bansa kung saan tumataas din pong kaso ng COVID? At tama ka, Joyce. Ano? Kailangan talaga magkaroon ng Regional One Hospital Command. Kasi ang dito kasi sa Manila, nag-umpisa tayo, pero kailangan natin coordination ng mga region. Kasi ngayon ang COVID-19, hindi lang dito sa central ang pagtaas, kundi sa ibang region. Kaya it is easier for us na mag-coordinate sa mga regional levels kung meron kaming one hospital command sa region. Ito yung ginagawa namin at saka meron na kami mga de facto na regional command sa iba't ibang lugar. So kailan po natin inaasahan ni Sec na finally masaset up po itong one hospital command center sa ibang rehiyon naman po? Na-set up na namin na Joyce, ano, meron na kaming connectivity sa Region 3, Region 2, dito sa 4A, sa Region 10, sa Cebu, Northern Mindanao, at saka sa Cebu, Region 7, at saka Region 11. So dahan-dahan namin itong pinapalawak kasi alam namin na ito lang yung one way of proper coordination natin sa mga pasyente at saka sa mga hospitals. Pahabol lang po na tanong, Yusek, kamusta po ang ating pagtupad dito sa deadline ng Pangulo na makapagbigay po ng benefits ng healthcare workers? Kahapon, yung June, nakapagbigay na kami ng mga 379,000 of healthcare workers na nakatanggap po ng SRA. Ano? Kasi ito lang naman talaga ang binaba na pondo galing sa DBM. So ito yung SRA from January to June. Kahapon, meron kasing ibang mga healthcare workers na nagsabi na hindi sila nakasama tapos eligible sila, lalong-lalo na sa mga private hospitals. Ito yung unang na-collect namin na listing at saka sinubmit kaagad namin sa DBM at saka ito nga sabi ni Pangulong Duterte nga sa atin na mag-release na ng mga benefits. So nakapag-release na kami sa unang listahan na nakuha namin through the regions ng 20,000 healthcare workers na eligible and validated for HRA for special risk allowance. So kahapon nabigay na yun, Joyce, kahapon for 20,000 healthcare workers. Nagco-collate pa rin kami ng mga validated list coming from the region para mahanapan namin ng pondo para sa pagmabigyan din ng benefits. All right, sige po. Maraming salamat po, Undersecretary Leopoldo Vega ng Department of Health. Thank you, Yusek. Salamat, Joyce. Salamat, Ricky. Thank you.